My name is Stewart Dychauco. I'm a student in Xavier University taking up civil engineering. Bakit civil engineering yung kinuha ko? Di ko alam. Kasi yung alam ko, gusto ko lang mag-gawa-gawa na mga gusali na mga infrastruktura. Kasi mahilig ako sa math. Then, actually, hindi ako taga Cagayan. Taga Camiguin ako at dito ako nag-aral. Then ako na lang nag-isang nag-aral ngayon sa pamilya namin. Kasi tapos na yung mga kapatid ko nag-aral. In short, ako na lang nagsamok-samok sa ginikanan. Ako na nagbibigay ng sakit ng ulo sa kanila. So, in terms of sakit ng ulo nila, I motivated myself. I have a deepest reason why I engage into business. There are three things nga no na engage in business. One, gusto ko makabigay ng part ng income ko sa church. Kasi alam ko sa buhay natin, life is too short kasi. Then, every day that counts. Kasi ang Diyos ay nabibigay sa atin ng lakas ng loob na lumaban sa mga pagsubok natin sa buhay. Si Christ, He owns everything. Then, wala tayong karapatan na hindi natin ibalik sa Kanya yung mga bagay-bagay na ibinigay niya sa atin. Pangalawa, motivated ako gumawa ng business o gagawin tong business na to kasi para sa pamilya ko. Alam mo ba yung time na naghihirap yung mama ko na para lang mabigyan kami ng pagkain dito sa Cagayan. Tuition ko, sobrang mahal. Allowance ko, medyo maliit lang, pero okay na din. Ang most importantly, yung mga pagkain namin dito, expenses namin dito sa Cagayan, sobrang laki. Abot na mga 40,000-50,000 per month. Sobrang laki. Then, that is the main reason na nagnegosyo ko. Then, minsan, makikita ko yung mama ko na hirap na siya. Kasi sobrang sakit na ng ulo niya kasi patong-patong na mga bayaran or monthly checks na dapat niyang bayaran. Dahil mabot na ang point na tanong niya sa akin, Ward, may pera ka ba dyan? Pwede ba ako makahilam? Kahit 500 pesos lang o 1,000. Doong araw na yon, hiyang-hiya ko sa sarili ko. Bakit? Kasi kahit 500 pesos lang, kahit 1,000 pesos lang, wala akong mabigay sa mama ko. Kasi utang ko yung buhay ko sa kanya. Malaki ang utang na loob ko sa mama ko. And next, kasi minsan lakwatsa ko, minsan yung pag-aral ko, hindi akong tipong na tao na bright or intelligent. May mga bagsak din ako. Kasi minsan, ang hirap ng buhay, ang hirap na maging estudyante, labo na civil engineering. Then, abot sa point na maraming bagsak ako, tapos hiyang-hiya ako sa sarili ko. Most importantly, hiyang-hiya ako sa mama ko. Kasi, sinasayang ko lang yung pera na binibigay niya sa amin, yung sa akin. So, yun yung rason ko bakit ginawa ko tong negosyo. Kasi sa tingin ko, negosyo ay isang paraan na para lang makatulong tayo sa parents natin o sa mga magulang natin. Ngayon, nag-engage ako sa business. Minsan, yung allowance ko, hindi na ako naghihingi sa parents ko. Minsan, tuition ko, ako na naman down payment. Kasi sa tingin ko, ang laki na matutulong sa atin ng business, which is ang online business o ang network marketing. Network marketing, simple lang yung gagawin. Mag-share ka lang ng mga sa produkto mo, mag-share ka lang sa ibang tao, tapos pag gusto niya, yun, commission ka na ulit. Then, bakit ba ako nag-join ng Tambay Academy? Means, simple lang. Gusto ko makatulong sa pamilya ko, makatulong ako sa ibang tao, at saka gusto ko maging instrumento ng mga success ng ibang tao. Kasi minsan, sa paligid ko, marami kong nakikita naghihirap. Pero hindi sila gumagawa ng paraan. Diba? Pag may paraan, may pag-asa. Or habang buhay, may pag-asa.
Kasi na, minsan din, yung mga tao na mga palusot, na pag ayaw, maraming dahilan, pero pag gusto, maraming paraan. Yun yung ginawa ko. Kasi nakikita ko yung mga opportunity na makita ko sa buhay natin. Marami tayong opportunity na mararating sa buhay. Then, how much did I earn? Di ko alam. Kasi, more or less, mag-1 month pa lang ako sa Tambay Academy. Then, hindi ako expect na nag-range ako ng 6,000 plus na load na nabenta ko. Then, yung isa, 1 week pa lang ako sa Supreme Wealth Alliance. Nakuha ko na yung $90 na commission ko. Sobrang dali lang. Then, ano yung mga strategy ko? Simple lang. Nag-share ako ng mga post ko sa Facebook or sa Facebook. Then, mga friends-friends ko sa mga groups ko sa organization. Hindi ako maniniwala sa iyo pag wala kang friends or wala kang group of friends na organ na mga influential na mga tao na pwede mong ma-share ng negosyo. Kasi dali lang gagawin. Sipag at tiyaga. Yun lang. Tapos kailangan dapat matigas yung puso mo. Kasi minsan ang mga tao na malapit sa atin, yun din ang mag-reject sa'yo. Just be prepared of what you want. Hold on to your dreams. Kasi, pag hold on mo yung dreams mo, kahit anong bagsak mo sa lupa, tatayo at tatayo ka rin din. Kasi, don't quit. Kasi, nasaktan ka na eh. Na-failed ka na eh. Bakit i-accept mo yung failure mo? Or bakit i-accept mo yung pasakit ng nalamdaman mo sa puso mo? Ako pa sa iyo, gawin mo kung anong gusto mo. Gawin mo kung ano ang makakapaligaya sa iyo at sa pamilya mo. Yun. Yun lang yung message ko sa inyo. Then, keep up your dreams. Hold on to your dreams and goals in life. Kasi, ang sarap na makuha yung mga commission mo. Ang sarap na makuha yung dreams na is hinahinay natin makuha. Yung first income ko na 70, ay na, yung $90 ko, sobrang saya ko nun, $90 pa lang yun. Tomorrow, bukas, or makalawa, may pay-in din ako, $20. $20, maliit lang yun. Pero pag $20, in times mo sa 40 pesos, 800 pesos, not bad na, as a student, di ba? Ako pa sa'yo, join na tayo sa Tambay Academy. Kasi sure ako na makaka-income tayo dito. Tulungan tayo at yun, tulungan talaga tayo. Commitment lang yung among ipangayo sa imo ha. Kung may commitment ka, sure ball, i-income ka at maging blessing ka sa ibang tao. Pag maging blessing ka sa ibang tao, malaki ang utang na loob nila sa'yo. I-honor ka nila sa tulong na ginawa mo sa kanila. Before I end up this video, hindi natin kalimutan ang ating grand upline o yung tao na nabibigay natin ng mga blessings natin, ng mga talents natin, sa mga skills natin, or mga intellectual knowledge ng mga skills natin sa buhay, which is si Jesus Christ. Dapat hindi natin siya makalimutan kung ano ang mga, kung sa mga gagawin natin sa buhay. Dapat put God first in anything else. Or sa Bible verse na nabasa ko sa Matthew 6:33, that seek first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be added unto you. Diba? Pag i-seek mo si God, surely He will bless you. Si God kasi, siloso yan eh. Ayaw niya na ipinaprioritize mo yung ibang bagay kasi sa Kanya. Kasi, pag i-prioritize mo yung ibang bagay, i-detest ka niya eh kung dapat ka bang ibigyan ng mga blessings na galing sa kanya. Malaking blessings. Kasi minsan, tinitignan lang tayo ni God kung asa kina kita taman. Kay namuguyuban na point nga, He will give us blessings if ready na ta to handle things properly. Kasi minsan sa buhay natin, sugod lang tayo ng sugod.
hindi tayo nag-isip or hindi tayo nagtatanong sa kanya kung okay ba yung ginawa natin or are we on the right path in life. So yun lang yung message ko na before ako mag-end, mag-pray ka na ng pray, i-storya mo sa kanya kung ano yung mga gusto mong gawin or gusto mong ma-achieve sa buhay mo. Basta yun lang. Pray ka ng pray every day. Then remember this verse, Jeremiah 29:11. For I know what I have plans for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and the future. Yun yung sabi ng Diyos sa atin. So if yung buhay mo ngayon hindi ka masaya, yung buhay mo ngayon hindi ka satisfied, okay lang yan, kasi may mga greater things pa ang dadating sa buhay mo. Maghintay ka lang. Just be ready and never give up on your faith kay God. Okay, if you have great faith in God, He will bless you abundantly that you can't handle it. Of course, never forget to share your knowledge or share your knowledge, your blessings to other people. If kaya nimo mag-share og dako nga butang, kabalo si God that He will give you greater things. If you don't know how to handle smaller things, small things, di nimo kaya i-let go na siya sa uban tao, i-share sa uban tao. God knows that you can't handle big things. Till the end of life, God is always there for us. Thank you and God bless.